Mga sister, pwede ba pag dumating kayo sa gawain, huwag kayong umupo lang dyan para kayong mga nag-aantay. Tagal naman magsimula. Hello? Ano kayo? Feel you are a part of the family. Kung wala ka pag-ausap, di ko kumukal sa katabi. Si, ano ba kayo? Ngayon, makipag-share ka. Ano mo? Gusto ko tayo itong pare. You manage your time, you manage yourself, you manage your finances, we manage the people. Ganyan po ang spiritual leader. Ang role natin is to manage everyone. Na gusto natin lumago lahat. Sabihin mo sa katulad mo, gusto kong lumago lahat. Gusto kong lumago lahat. Lakasan mo, gusto kong lumago lahat. Gusto kong lumago lahat. Naalala niyo ang sabi ni Pedro, sabi niya, you oversee, you care for the flocks that is entrusted to you. So minamanage mo yan. Dapat humingi ka. Na kay pastora, kaya sa mga kapastora nanay, kay pastorino, kung sino. Sabi niya, sino ho pa pwede i-follow up ko dito? Bigyan mo ako ng dalawang tao, tatlo, na lagi kong tatawagan every week. Dapat lahat kayo may pinili. Hindi yung, bahala kayo sa buhay mo, gusto ako ba kayo sa church? Hindi. Dapat meron kayong care. Hindi niyo, tayo ka pastor. I'll use her as an example. Meron kayong 100, 200 na tao, hindi niya kaya mo. I-follow up niyo. Mag-volunteer kayo. Sige, pastora, bigyan niyo po ako ng 2 or 3 tao na pwede. Number, diyan na niya, yan na yung aalagaan ko. Ako mag-mentor, ako yung mag-oversight. I'll manage. I'll see to it na siya lalago. Amen. Yan dapat iniisip, hindi yung, kasi, nagtatrabaho na rin si pastore. Tapos alam nyo, nakikita ko pa ng papiano pa. Mamaya, eh siya rin magpipreach. Buti nga, hindi pa siya nagpapiano, kumakanta. Pero yun lahat, hindi nyo ba napapansin? Dapat, sabi nga, si pastora nga, si Pusulsara lagi yung sinasabi, sige, huwag kayo mag-volunteer. Pag hindi kayo nag-volunteer, iikli buhay ng pastor. Kailangan lahat tayo nag-volunteer. Hindi ba sa inyo, sabi niya, pastora, turuan mo ako mag-piano. Ako na! Lalo na pag ikaw ang preacher. Para naka-prepare ka ng worship ka sa Lord. Na hindi na yung ikaw nagpa-piano. At alam niyo, pag naturuan kayo, tumikin sa akin, pag uwi niyo, dala niyo yun. Amen. Kahit saan ka pumunta, ikaw na pumunta. Hindi ba sa inyo, nag-aantay na lang eh. Wala naman akong talent. Anong talent meron ka? Nag-aalaga. Mali. Kung yung tao, yung pag-alaga, sige po, thank you po, Pastor. Kung yung pag-alaga na matanda, nagagawa mo dahil sa pera. Ulitin ko. Bakit kay Lord sa gawain niya? Hindi ka makapag-volunteer kumawa ng sa eh, siya yung nagbibigay ng buhay mo at tayo lahat ng favor at finances mo. Yung matanda, pera lang ibibigay sa'yo. Papakalitan ka pa! Ligin mo nga yung katabi mo, sabi mo, naiintindihan mo yan. Sabi ko, ligligin. Lakasan mo, sabi mo, naiintindihan mo yan! Diba, sister? Ang pangalan ba, sister? Diba, Sister Noemi? Willing nga tayo, kahit napagalitan tayo, kung ano pang mga sinasabi natin, para lang kumita! Kumita, ha? Dulyan lang yun! Ha, minsan, dinadown tayo, inaalipos na tayo, how much more sa Lord, hindi mangyayari sa'yo? Amen! Nagpapaalila tayo dahil sa dulyan, eh lalo na sa Diyos na nagbago ng buhay natin. Amen! So, ni Pablo, I will be a slave! Forever for Christ. Amen. Yun ang hindi ko maintindihan. Pag sa Diyos, walang time. Kinisigil ito. Wala akong panahon mag-practice. Wala akong pang mag-ano. Meron. Ang ganda mo yan.
iisa lang ang ganyan itsura. Yes! Sabi mo sa tanong, iisa lang yung itsura ito. Amen! Nag-iisa ako! Yun! Di ba? Ako. Ano bang pangalan mo? Loy? John Loy. John Loy. Ngi! Batindi to talaga si Pastor. Sabi ni Pastor Lino, kapatid ko, kapatid mo po, Bishop. Anak ko yan. Isa pong malaking church ngayon sa Novaliches. Mahalaga ang gawain nila for the glory. Nagulang kayo. Kasi tawag po talaga nila sa amin, tatay. Tatay talaga ang tawag. Kaya sabi niya, anak niya. Cancel! Eh, mas matanda ka pa sa akin. O, kita nyo? Nag-mentor ako sa kanila. Masaya kami. Kahapon, may nag-usap kami sa KFC. Parang silang tinanong, restaurant time. Ako lang nag-counsel, ako pa nagpakain. Ang gusto tawag doon, investment. You're willing to spend time, spend money, you spend yourself, if you want somebody to go to another level. Amen. Mararating this. Yun yung heart ng Panginoon. Ano mo, iniwan niya langit para sa atin? Oh. Eh, alam niyo, hindi ko maintindihan. Galing ka sa Pilipinas! Oh, ito, Pastor Lino, tapatan to. Sino ang pumunta dito sa... Sinabi ko ito kagabi, no? Ulitin ko. Sino ang pumunta dito sa Israel? Nagbayad ng placement din para lang makarating dito sa Israel. Lahat po. Okay. Taas ang kamay, hindi. Lahat, okay. Baba ang kamay. Sino sa inyo nagkautang-utang para lang makarating sa Israel? May hiniram, may binayaran, may mga ano, ganyan. Baba ang kamay. May tumulong sa inyo para makarating ka rito. Sino ang naggastos para makarating dito? Well, hindi ganito. Sino? Tayo naggastos. Passport lang gastos yun. Nako. Bakit mo ginawa yun? Tatanong ko kayo, bakit? Kasi gusto mong malaking sweldo kumpara sa Pilipinas. Willing kang mangutang ng 300,000, 200,000 at yung iba na fake. Nangutang sila para lang magkaroon ng magandang sweldo. Bakit sa Diyos? Ang iniisip mo, ani, bakit sa Diyos hindi ka willing pakawalan yun? Tanungin ko lang kayo, willing ba kayo magpakawalan ng 300,000 sa Diyos? Eh yun ho, sigurado. Oo nga, no. Yun ang babalikan mo kayo. Tapos na yun, magkukwenta kayo. Magkukwentahan nyo ang utang, ang ginagawa nyo sa Lord. Kukwenta, natin na ako kagabi, natin pa ako ng Biyernes. Ngayon na naman, may opening pa ulit. Ngayon mo, papers po. Eh, isipin nyo! Ang ginawa ng Diyos sa buhay nyo. Wala tayong karapatan magkwenta sa Diyos. Trabaho lang! Willing tayong mga utang! Magkalubog-lubog! Para lang doon sa sweldo sa ani. Ang tawag doon, tumigil sa akin. Anong ginawa nyo? Nag-invest kayo, namuhunang kayo, nag-seed kayo para makapunta kayo sa Israel. Palakpakan natin ng Diyos. Ganyan ba kayo?